Kumusta mga kapandemic? Ilang araw na lang Pasko na. Nakapamili na ba kayo ng mga panregalo sa inyong mga mahal sa buhay at mga inaanak? Nakapag-grocery para sa Noche Buena? O nag-iintay pa ng 13-month at bonus? O worst case, ubos na? Samahan niyo ako at bibigyan ko kayo ng mga budgetary tips kung paano makatipid ngayong Pasko without breaking your wallet. Tara! Usually, taon-taon, ginagawa ko is nag-grocery ako o namimili ng maaga for Noche Buena. May parang naging nakasanayan ko na pagsapit ng Vermont, September, yung tuwing sumisweldo, pumibili na ako ng pag-isa-isang delata. Like, fruit cocktail. Ito. Yung September, October, yan. Basta pumasok na yung Vermont, pumibili na ako, hindi lang dahil sa nagmamahal sila tuwing Vermont, lalo na pag lumalapit na yung Christmas, pero nakakaubusan din. So ang naiiwan sa grocery shelf, yung mga brand na minsan hindi mo gustong brand, syempre may mga preferred ano rin tayo. Medyo may mga gusto akong brand na yun talagang yung pinaprioritize kong bilhin. Tsaka para hindi mabigat sa bulsa na isang bigla ang grocery, eh libo-libo na agad yung pagbabayaran ko. So yan, paisa-isa. Like yung spaghetti, may corned beef. Nakalakan ng corned beef, bumibili rin ako yan paisa-isa. Yung gatas, yung panghalo sa salad, cheese, luncheon meat, panghalo sa spaghetti, tapos mahal yung ham, yung hamon de bola, so tentative yun, may pandemic naman eh. Pwede naman tayo makasurvive ng wala yun, o dun tayo sa mga cheaper alternatives like pear shape, at saka brick ham, or ito mga delata, mas affordable. Meron isang brand nito na super mahal ngayon, pero dun tayo sa mga cheaper alternatives na masarap din naman. Tip number 2, gaya ng pag-grocery, inaagahan ko rin yung pagbili ng mga regalo kung sakaling may budget. Kasi parang ang hirap namang iasa nung lahat ng bibili natin sa 13 month o kung may bonus tayo galing sa mga employers natin. I keep it modest o simple. Kasi may pandemic naman. As they say, it's the thought that counts. Kasi kapag maaga tayong bibili, marami tayong time para mamili ng talagang regalong na angkop nyo sa pagbibigyan natin. Hindi tayo nagka-cram. And maiiwasan pa natin yung holiday rush and yung pakikipagsabayan sa mga maraming tao sa malls, sa department stores, sa palengke o sa grocery, kung saan nyo man napiling bumili. Hindi natin kailangan makipag-siksikan. Medyo delikado yung panahon ngayon, so dapat planuhin natin mabuti yung ating mga activities ng pamimili. Tip number 3, gaya ng basura, recycle. Guys, mga bis, walang masama mag-recycle ng regalo. Meaning, kung halimbawa meron tayong natanggap last year na regalo na hindi naman natin nagamit, tapos naitago lang natin, wala naman sigurong masamang i-recycle natin siya, panregalo natin ulit sa isang isa-ibang tao na sa tingin natin magagamit naman niya yung gamit na to, di ba? Maintindihan naman siguro din ng tao na yon o ng pagbibigyan natin kahit hindi masyadong bago yung regalo na nagkameron tayo ng mga challenges nitong buong taon, pumutok yung Bulkang Taal, mayroon pandemic, na-quarantine lahat, nabawasan yung trabaho natin. So, hindi naman masama na hindi tayo magpakabongga ngayon. Ang importante, naalala natin sila. Tip number 4, gumamit na extender sa pagluluto ng Noche Buena at Medianoche, gaya nitong gulaman powder,
para maparami ang inyong salad. Sulit, di ba? Tip number 5, huwag masyadong choosy. Pumorma ayon sa bulsa. Walang masamang bumili sa mga overrun stores kung yun lang kaya ng budget. Ang importante, hindi butas ang bulsa. So ayan mga bis, na ibahagi ko sa inyo ang ilan sa mga alam kong budget hacks and tips na sana makatulong sa inyo para ma-stretch ang ating mga budget ngayong darating na Pasko at bagong taon. Hindi naman masama maging simple o payak ang celebration natin ng Noche Buena at Medianoche. Ang importante, magkakasama ang buong magkakapamilya at ang ating mga mahal sa buhay, lahat tayo ay malusog. At dapat makontento tayo kung anong meron tayo, magpasalamat sa nasa taas. At habang tinitake ko to, pinifilm ko to, bisperas na ng Pasko. So gusto ko kayong batiin ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salamat sa pagsama sa akin sa mga nakaraan kong vlogs. Hanggang sa muli mga kabis dito sa pandemic. Salamat sa pagtutok mga bis. Kung nag-enjoy kayo sa content at mga bagay na ating pinag-usapan, pakisubscribe ang sa aming YouTube channel, ang Pandemic. Pakihit ang bell button para ma-notify kayo kapag meron mga upcoming videos at vlogs. And i-follow nyo na rin ako sa aming mga social media accounts. Hanggang sa susunod!